So I was so inspired tonight na makasama ko ang mga tao na naging simula para tayo ay narito ngayon sa gabi. I've seen God's miracle. Napakarami kong karanasan sa mga panahon yon. At saksi tayong lahat noon. Mga narito, saksi tayo sa kagilagilalas na ginawa ng Diyos sa iglesia ito. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos na mag-isip ang kabutihan ng Diyos na nagawa sa ating buhay. Magandang gabi po. Magandang gabi. Magandang naman si tatay. Laging nakangiti si tatay kahit walang ipin eh talagang na-inspire ako. Alright. Ito po ang ating ika-ilan pa ito? Apat. Kaapat na gabi. Ako naman ay naniniwala na kayo may natututunan kahit pa paano. Okay? Ako naman ay naniniwala na hindi naman nasasayang inyong pag-upo at kayo naman ay mayroong napupulot na mga aral. Sisiguro ko po sa inyo mga kapatid. Nasa gabing ito kung sa pagtapos ng week of prayer na ito, lalo pag nakumplito nyo ang series, kahit pa paano may mangyayari sa buhay nyo kakaiba. God will work in you. The Holy Spirit will work within you. Okay? So, ang akin pong tatalakayin sa gabi ito ay ang mga tinakdang panahon. Noong unang gabi ay ating tinalangay ang pasimula ng wakas. Okay? Noong sunod na gabi ay akin pong diniscuss ang sanctuary message sa kalagaan ng dugo sa kaligtasan. At kagabi rin po ay ating nalaman ang tungkol sa ano po? Ano yan? Ang awit ng mga banan. Ano ba yung awit ng mga banan? Sino ba ang nakakaalam ng awit na yon? Sino lang po ang makakaawit ng awit ng mga banan? Yung mga natatakan. Okay? And that is the 144,000. Okay? So, kagabi yung mga narito talaga nagusog sila. Marami sila natutunan. Okay? Ngayong gabi pong ito, panibagong pag-aaral muli. At ito po ay kalugsong lang naman. Okay? Papasok lang po tayo sa mga pito-pito. Okay? Pito-pito ng tribulation. Okay? Umiinom pa kayo ng pito-pito. Okay? Ito yung mga pito-pito. Okay? The seven seals. Ilan ang alam nyo mga seven sa Bible? Marami, no? Seven seals, seven trumpets, seven candlestick. Okay? Seven churches, seven horses. Okay? Ang daming seven sa Bible. Alright. So, ngayong gabi, isang seven ang ating pag-uusapan ng mag-aaral. Atin po muna, yun po ang ating mga ulo para sa isang panalangin bago po tayo patuloy. Dakilang Diyos, aming Panginoon, inyo na naman po kaming pinagtagpuan po sa ilalim ng inyong tahanan ito upang pagsalusaluhan ang inyong biyay. Naramdamin ang inyong pag-ibig. At kami ay mabusog ng inyong mga salita. At habang amin pong bubuksan ang mga ginito ang pitak ng inyong mga salita, bigyan kami ng pagkaunawa, buksan ang aming mga puso at isipan upang ang bawat salita na nanggagaling sa inyo ay magiging makapangyarihan sa buhay bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Kanina po naglalaro sa aking isipan ng isang katanungan. Bakit kaya ako narito? Nagtatanong ako sa aking isipan, bakit kaya tayo narito? Anong pumasok sa isipan natin? Bakit tayo nagbihis? Bakit tayo naglakad o anumang paraan upang tayo makarating dito? Anong pumasok sa isip natin, bakit pupunta tayo dito? Diba? Parang isang malaking tanong, bakit tayo narito? Sino po dito ang member na ng Seventh-day Adventist Church for more than 20 years?
Mahigit kong 20 taon, meron na ba dito? Sino po? Ah, si ma'am. More than 20 years. Okay? Ikaw, tatay, ilang taon ka na po sa Seventh-day Adventist Church? Tagal na rin po. Okay? So, marami na rin po ang matagal na sa Seventh-day Adventist Church. Pumasok po ba sa inyong isipan minsan yung isang katanungan? Totoo nga ba ang iglesyang pinasok ko? Nagduda po ba kayo minsan? Di ba? Okay? O kaya pagka minsan, pumasok ba sa inyong isipan? Bakit kaya ako naririto sa iglesyang ito? Kung naniniwala po ba kayo na ang pagkapasok nyo sa Seventh-day Adventist Church ay isang aksidente? Atay? Kung naniniwala mo, hindi, ilang aksidente, talagang inatay ako ng Panginoon. Okay. Thank you po. Alright. So, si tatay naniniwala na ang kanyang pagkapasok sa Seventh-day Adventist Church ay isang, ay hindi isang aksidente, kundi talaga ito ay pinanukala ng Diyos. Okay. So, mabuti ko. Mga kaibigan, mga kapatid, ako po ay I'm born in Adventist family. Nasaksihan ko na po. Nasaksihan ko na ang iba't ibang karanasan habang ako ay nasa loob ng Seventh-day Adventist Church. Masarap po ba ang maging Seventh-day Adventist Church? Maganda? Maganda. Pero, lahat ba ng oras ay maligaya at masaya? Hindi na. Nakita ko na dito at nakita ko na ang karanasan ng mga Seventh-day Adventist. Dito ko nakita ang ups and downs. Okay? Ang buhay ng bawat Seventh-day Adventist Church, ang bawat member ng Seventh-day Adventist Church ay dumadaan sa napakatinding mga hamon. Okay? Minsan kala natin ay tataob na ang ating iglesia. Kala natin mawawala na. Nasaksihan ko na minsan kung ilang beses halos magkahati-hati, magkahiwa-hiwala ang aming iglesia noon. Many times, nakakita ako noon ang nagbabatuan sa loob ng church. Minsan ay nagkahati-hati ang loob, ang iglesia, na minsan kakalahati na lang sumisimba, na minsan wala ng simba na halos magsara na ang loob ng church. But today, akala ko mawawala na yung church na yan. Buhay pa rin. So nakikita ko, na bagaman inaakala natin ang Sunday and his church ay tataob, hindi. God will never allow, sapagkat siya ang humahawak sa kanyang bayan. So, sa gabi pong ito, ang ating pag-aaralan ay ang mga itinakdang panahon. At masasagot natin ang mga katanungan sa ating sarili, aksidente nga ba ang aking pagiging member ng Seventh-day Adventist Church. Ito po ang mga itinakdang mga panahon. Yan po ang title ng ating presentation. Pag-aaralan po natin ang isang prophecy sa Revelation. Okay? Buksan po ninyo ang inyong mga Bible, Revelation 6. Apokalipsis 6, nandyan po ang ating pag-aaralan. Revelation 6. Sa kagabi po ang ating pinag-aaralan ay Revelation 7. Ito po ang pitong tatang, the seven seals. Ang doktrina pong ito ay napakahirap unawahin sa totoo lamang. Pero ako'y naniniwala na sa tulong ng Banal na Espiritu ay itutulungan tayo na maunawaan po ang pag-aaral pong ito. Ang pitong tatak. Okay? Mahalaga po ang mga tatak. Okay? Thank you.
Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Revelation 6, 1. Buong chapter po ng 6 ang ating pag-aaralan ngayon. Magbabasa po ako, sabi po dito, 6:1. Okay? Nasusundan niyo po. Pagkatapos, ay nakita ko ng buksan ng kordero ang isa sa pitong tatak. At narinig ko ang isa sa apat na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulo. Ang sabi ng tinig, halika. Verse 2, tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong puti. Ano pong nakita? Kabayo puti. At ang nakasakay doon ay may isang panag. Hawak niya ang isang panag. Binigyan siya ng isang kuruna at siya ay humayong lumulubig at upang lumubig. Po, yun ang nakita. So dito, ito ang katuruan ng, ito ang doktrina ng seven seals. Bigyan ko po kayo ng kunting introduction bago po tayo magpaliwanag kung dito. Ang pitong tatak, tandaan po natin, this is a period of times. Mga takdang panahon. Okay? Seven periods of time. Okay? Tandaan po natin, pag sinabing pitong tatak, ito ay pitong periods of time. In these periods of time, yung mga period ng time na ito, ay dito nagkaroon ng iba't ibang mga karanasan ang bayan ng Diyos. This is the experience of God's church in a different period of time. In this period, ang period po ng time na ito, ay nag-start kay Jesus Christ hanggang sa eternity. Eh? So, ang seven seals kung ito, makikita natin dito, apat na kabayo at mayroon pang tatlo na tatak, ito po ay mga period of time. Eh? Pinaghati-hating mga kapanahunan. Na dito sa mga kapanahunan ito, ang iglesia ng Diyos, ang bayan ng Diyos, ay dumaan sa iba't ibang mga karanasan. At yun ay isa-isayin po natin. Eh, yan po, yan. At yan ang nagsimula from Jesus Christ up to eternity. Okay? The significance of the seven seals. Ito po ang kahalagahan ng pag-aaral ng itong tatak. Number one, just Jesus let us know that through the power of the gospel, He can shield us from many of the ravages of the ordinary disasters. At then, He can shield us from fear by guaranteeing our resurrection. Even from the worst distress of the end time crisis, He can shield us with the seal of the living God. Pagkatapos po ng pag-aaral natin sa gabing ito, makikita niyo po na sa kabila ng dinanas ng bayan ng Diyos sa napakahabang panahon, pagkatapos ng mga makaranasang napakahirap dumaan sa matinding pagsubok ang bayan ng Diyos, makikita natin na hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan at kanya itong protectionan. Makikita niyo dyan. God's shield to His church. Okay? Dito kasi sa pag-aaral natin, makikita natin yung ups and downs ng ating church. Okay? Yung ups and downs. Maraming pinagdaanan ng ating church. Subalit bandang muli, makikita natin na nagtagumpay pa rin ang bayan ng Diyos sapagkat ito ay pinangalagaan ng Diyos. Okay? So yan po ang kahalagahan ng pag-aaral ng seven seals. Now, dito na po tayo. Okay? Number one, isa-isahin na po natin yung nakita. Ang una pong nakita ay pito ang puting kabayo. Okay? At yung puting kabayo ay mayroong nakasakay na isang nakaputi na mayroong hawak na pala at mayroong kuruna. Okay? Ano nga po ito? Periods of time. So ito ang unang period of time. Okay? Kailan ito nagsimula? Bigyan natin ng meaning ang mga simbolo.
Pag nag-aaral po tayo ng prophecy, mayroong literal at may symbolical form. So dito po, ito po yung mga simbolo. Kaya dapat nating maintindihan ano ang ibig sabihin ng mga ito. Dito na po tayo. It's meaning. Okay? Yan. Ito po. Makikita niyo po dito, sa ating binasa, mayroong salitang nagsalita, sabi, halika, come. Ang ibig sabihin po noon, yun ay magkakasunod, in order. Halika, lumabas ka. Pinapalabas yung una. Okay? Pagkatapos noon, yung isa naman, halika. Mapapansin nyo yan, bawat seals ay mayroong salitang come. Okay? So ibig sabihin, ito ay in order. Okay? Pag sinabing come, a summons for the four horsemen to come forth one by one upon the scene of action. Isa-isa sila. Okay? Pagkatapos mo, ikaw naman. Okay? Tapos, ikaw naman. Okay? So, pasunod-sunod na mga nakatakdang panahon. Yun po ay puti. Okay? Yun po ay puti. Ang puti pong ito ay tumutukoy sa purity. Okay? Ang horse na ito, ang kabayo pong ito, ay tumutukoy sa isang iglesia. Eh, ang kabayo pong ito ay tumutukoy sa isang iglesia din. Okay? And this one represents the purity of the church. Kalinisan ng iglesia ito. Okay? At ang puting kabayo ito, ito po ay yung pagtatagumpay ng iglesia ito sa pagpapabalita, pagpapalaganap ng ebanghelyo. Okay? The triumphant spreading of the gospel initiated by Christ. So, ibig sabihin po, yung nakasakay sa puting kabayong ito ay walang iba kundi si Kristo. Okay? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Now, si Jesus Christ ay mayroong hawak na pana. Ano ang ibig sabihin ng pana? Kasi po ang pana, yan ang pinakamabilis noon na sandata sa panahon. Mabilis niya. Okay? Yan ay mas mabilis pumatay kaysa sa espada. Okay? Kapag hawak mo ay pana, mas mabilis. Kahit malayo, ay madali mong mapatay ang kalaban. Tama po. So, kaya po pana ang hawak, ibig sabihin po niyan mabilis. Okay? Mabilis. Ang ibig sabihin po noon, ang pagpapalaganap ng ebanghelyo sa panahong ito ay napakabilis. Okay? Matagumpay ang ibig sabihin po noon. Kaya po siya nasuotan ng korona sapagkat ang ebanghelyo nito sa panahon ito ay matagumpay ang pagpapabalikan. The crown of victory of spreading the gospel. So nagigets niyo na po. Ibig sabihin po, ang unang kabayo ito, anong period of time po ito? This is the time of Jesus. Kailan po ito sa panahon ni Jesus? Ito po ay nung panahong buuin ni Kristo ang Christianity. Paano niyang binuo ang Christianity? Nagsimula siya sa 12. Okay? 12 disciples. At yung 12 disciples naman, nangaral. Kita niyo ang bilis ng pag-aaral noon. Panahon ng Pentecostes, isang pangangaral, libu-libo ang kanilang nabinigyan. Dahil ganon kabilis, ganon ang victory ng pagpapabalikan. Tingnan niyo po ito. Okay. What a fitting symbol for the church in the first century, so successful was God's church, that before Paul died, he said, that the gospel had been preached to the entire world. Why it symbolizes the purity of the church. So pagkatapos ng 12 disipulos, nakapagpatayo sila ng maraming mga churches noon at tinawag po yung mga Kristiyano, the early Christians. Ano yung mga churches na ipatayo nila noon sa pamamagitan ng mga disciples? Nina Paul, nina Peter, nina John. Ano yung mga churches na ipatayo nila? Ephesus. Ano pa? Corinto. Thessalonian Church. Yeah. So, ang tawag sa mga churches na ito ay early Christians. Christians. Napakabilis noon. Rapid. Mabilis ang pagpapabalita ng iba.
kanya noon. Araw-araw po noon ay mayroon silang binibinyagan. Okay? Kaya ito po yung era, kapanahunan ni Jesus Christ nung binubuo niya ang Christianity. Okay? So yun ang ibig sabihin po noon. Next. Second sin. Okay? Doon po tayo sa pangalawa. Nagbuksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko ang ikalawang nilalang na buhay na nagsalita. Sabi, halika. Ando na naman. Sabi ka, ikaw naman. Next. Okay? So, ibig sabihin, this is the next period of time. Ibang panahon na naman po ito. Kailan kaya ito? Verse 4. At lumabas na isa pang pulang kabayo, at nakasakay doon ang pinagkalubang alisin sa lupa ang kapayapaan upang magpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. So ang lumabas ngayon ay hindi na puti, kulay pula. Okay? Kulay pula na. At ang nakasakay ay hindi na panang hawak kundi isa na ispana. At ang nakasakay daw ito, nakasakay na ito, ito ay lumabas upang magdulot ng kaguluhan sa lupa. Tama po, makikita niyo sa binasa yan. Okay? Ito daw ay magdudulot ng kaguluhan sa lupa upang ang isa't isa dito sa lupa ay magpatayan. So, kung yung unang kabayo ang dala ay ebanghelyo, ito naman pangalawang kabayo ang dala-dala ay iba, kaguluhan. Okay? Naguluhan naman ito. Now, tingnan po natin ang mga meaning ng mga simbolo na ginamit dito. Okay? Red horse. Sino ba kumihinam ng red horse? Ha? Okay, alam niyo ang red horse, ha? Okay? Pulang kabayo. Ang ibig sabihin po ng pulang kabayo ay dugo ng mga banan. So in other words, magigets na po agad natin kung anong sunod na period of time ito. This is the persecution of God's church. Ito yung panahon na ilusig ang bayan ng Diyos, ang mga Kristiyano. Okay? At sa panahon po ito, makikita niyo yung word dito sa ating binasa, na sila ay magpapatayan sa isang ita. Ito po, yung sila ang nagpapatay kay Jesus. Kapwa niya ng Diyos. Ang nagpapamatay noon sa mga early Christians, mga kapwa din ng Diyos. Sila ay magpapatayan sa isa't isa. Okay? This is the death of Christ. Kamatayan ng mga santo, kamatayan ng mga Kristiyano noong unang panahon. Okay? So, nagdulot ng kaguluhan ang kabayo nito. Okay? So, ibig sabihin po ng kabayo ay ibig sabihin po ng espada na dala-dala ng nakasakay sa kabayo ay pagkakamati-hati ng iglesia o ng mga anak ng Diyos. So, ang dala-dala niya ay pagkaguluhan o pagkakaiwan-iwalan. Okay? Pagkakaiwan-iwalan. Okay? So, the rider means the consequences of the rejection of the gospel. So, makukuha niyo na po agad kung anong sunod na period of time ito. Ibig sabihin po pala, pagkatapos natanggapin ng mga Kristiyano ang Ebanghelyo, tinanggap nila si Kristo, ang sumunod po noon ay matinding pagsubok. Dito inusig ang bayan ng Diyos. Tingnan po natin. A red horse under second shall represent the Roman government's bloody persecution of the people of God during the second, third, early part of the 4th century AD. The same period of time covered the Smyrna church. God uses the color red to detect war, slaughter, and bloodshed. Dito po sa panahon ito, dito pinabuhos ang napakaraming dugo ng mga Kristiyano. Ang sabi sa ating binasa, isa sa ating mga binasa, kung pakipunipunin daw lahat ng dugo ng pinatay ng mga Kristiyano noon, kaya magpalutang ng isang barko. Ganyan karami. Dami ng tao pinatay sa iba't ibang kaparanan. Bakit sila pinatay? Anong dahilan? Bakit sila pinagpapatay? Ang mga Kristiyano noon ay mga Sabbath keepers. Ang mga Kristiyano noon ay sumusunod kay Kristo. Kapag sinabing Kristiyano ay followers of Christ.
Hindi ka pwedeng tawagin Kristiyano kung hindi ka lalakad ng nilaharan ni Kristo. Si Jesus Christ ay isang Sabbath keepers. Kaya nararapat lamang ng mga Kristiyano ay Sabbath keepers. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, ang paganismo, ang katuruan ng paganismo ay pumasok sa Christianity. Ano ba ang paganismo? Dito na yung pagsamba sa araw, pagsamba sa linggo, at yon ay tinanggap ng Christianity. So sa panahon po ito, nagkahati-hati ang Christianity. Yung mga nanatili sa turo ni Kristo ay tinawag silang mga genuine Christians. Yun namang tumanggap sa pagan teachings, tinawag silang apostate Christians. Okay? Tinawag silang apostate Christians. So nagkaroon ng kaguluhan sa panahon ito. At sa panahon ng Roman Empire, tinanggap po ng Roman Empire ang katuruan ng paganismo. Mamaya po tatalakayin mo yan kung ano ang mga pinakilala ng paganismo. Ang isa po doon ay ang Sabbath, ay Sunday keeping. Okay? Tinanggap ng Christianity ang pangingilin sa araw ng Linggo na ito ay nagsimula sa paganismo. Mayroon pong isang emperor na ang pangalan ay si Constantine ng Roma. Tinanggap niya ang katuruan ng paganismo at sabi niya sa kanyang decree, gawin natin na ang araw ng Linggo ang siyang official day of rest. Ito dapat ang official na pagsamba. Lahat ng tao, walang magtatrabaho. Lahat tayo ay sisimba sa lahat at sa araw ng Linggo. On the venerable day of the sun, let the magistrates and the people residing in the city rest, and let all worship be closed. That is the decree of Constantine the Great on 321. So ang mga tao noon, hindi sila sanay. Yung mga unang mga Kristiyano noon, hindi sila sanay na mangilin sa araw ng Linggo sapagkat ang pangingilin noon ay Sabat. So ano ang ginawa ng Roma? Kasi hindi, sabi ng mga Kristiyano, hindi, kasi sanay tayo Sabat. So hindi sila sumusunod. So ang ginawa ngayon ni Constantine the Great ay persecution. Dito na dumanas ng napakatinding pagsubok. Ito yung ginagawa noon sa mga Kristiyano. Okay? Yan po ang ginagawa noon sa mga Kristiyano. Okay? Kita na kayo ng ginaganyan? Okay? Paano ba pinatay si Peter noon? Kapaligtad na, no? Si John noon, paano siya pinatay? Pinugutan ng ulo, no? At ibang pagpatay. Okay? Kanya yung ginagawa noon. Pinutusok, naglalaroan, sinusunog. Okay? Sino ba yung inilagay sa kumukulong mantika? Yes. So yun. Dito yun sa time na yun. Time na ito. Okay? Dumaan sila sa napakatinding mga struggles, persecution. Ito, sinusunog napakaraming mga Kristiyano noon ang pinagsusunog, binibitan. Okay? At maraming mga tao, yan, pinapakain sa leon. Okay? Pinapakain sa leon ang iba sa kanila. Ito ang dinanas ng mga Kristiyano noon. Alala ko noon, pag kinikwento sa akin ng lolo ko ito, hindi ko talaga malimutan yun. Lolo ko nagkikwento. Yun daw, binabalatan ang buhay. Ang tao, babalatan ka ng buhay. Tapos ilalagay ka sa, lalagyan ka ng asin para kang nangingisay na bulate. Tapos ilalagay ka, itatali ka sa mga scorpion. Napakarami scorpion, nandiyan ka nakatali. Hanggang sa mamatay ka, doon ka. Ganon. Kano ng dinanas ng mga Kristiyano. Naalala niyo ba yung pinikwento ko noon, apat na kabayo? Okay. Apat na kabayo, yung isang mong kamay doon sa isang kabayo, yung isang kamay mo doon sa isang kabayo, yung paa mo sa isang kabayo, yung isang kapaa mo doon sa isang kabayo, papal
haluin ng sabay-sabay yung apat na kamayo, tatakbo sa iba't ibang direksyon, naandun ang kamay mo, naandun ang paa mo. Ganon ang mga Kristiyano noon, pinapahila sa kamayo. Ganyan ang dinanas ng mga Kristiyano noon. Okay? Dumanas sila, itong lugar kong ito ay saksi ng napakaraming mga Kristiyanong pinagpapatay noon. Dito inilibing, dito ibinaon ang napakaraming Kristiyanong pinatay sa panahon ito. This is the era of persecution na inusig ang bayan ng Diyos. Dito po ibinaon ang napakaraming mga Kristiyano sa ilalim dito. Naandyan. Okay? Napakarami. At dito nagsitago ang mga Kristiyano sa panahon ito. Yan. Yan pa yung mga lugar na kung saan sila ay nagsisitago para hindi sila makita. Yan ang lugar kong yan. Lugar na pinagtaguan ng mga Kristiyano noon sa lugar kong ito. Yan. Yan ang pagsubok na dinanas ng bayan ng Diyos. Ang tanong mga kapatid, sa panahon bang yun ay nawala ng iglesia ng Diyos? Maraming pagsubok, no? Nawala na kaya ang iglesia ng Diyos? Kahit anong gawin nila, ang bayan ng Diyos ay mananatili. Marami pa rin ang naging tapat sa Diyos sa panahon ito. Na kahit kamatay, kahit buhay nila, ay hindi nila pinanghinayaan. Sapagkat ganoon ang kanilang pananampalataya sa Diyos, pinanghawakan nila ito hanggang sa kauli-uli sandali ng kanilang buhay. Hindi nila iniwanan ang kanilang Diyos. Marami pa rin po ang naging tapat. Mga kaibigan, ganito pala po ang ito pong mahalagang leksyon na natutunan ko dito. Pag tinanggap pala natin si Kristo, tandaan natin, ang sabi kasi ng iba, pag nagpabinyag ka niya, pag tinanggap mo si Kristo, napakasarap ng buhay, masaya, walang problema, walang pagsubok. Mali! Tandaan natin mga kapatid, lalo sa ating mga bagong binyag. Kapag tinanggap natin si Kristo, huwag natin kalimutan, tandaan natin, na pag tinanggap natin siya, ang sunod nito, ay napakatindi mga pagsubok. Dadanas tayo ng pagsubok na katulad ng mga dinanas ng mga Kristiyano noon. Uusigin tayo, susubukin tayo. Bakit? Ang nakakatakot, yung hindi ka pinapakialaman ni Satanas. Ang ibig sabihin nun, kanya ka na. Tama. Pero yung dumadanas ka ng napakatinding mga problema, ibig sabihin, gusto kang kunin ni Satanas. Ibig sabihin nun, nasa Diyos ka. Kaya kapag tayo dumadanas ng mga pagsubok sa ating buhay, Kristiyano, tandaan natin, nasa Diyos tayo. Nasa Diyos tayo. Kasi hindi niya na pakikialaman yung kanya na. Eh, ama. So, huwag natin kalilimutan yon sa ating mga bagong binyag. Tandaan natin na ang ating dinaranas sa buhay ay kasama yan sa ating pagiging Kristiyano. Dahil tinanggap natin si Kristo, subalit tandaan natin na ang kapalit naman ito ay ang pagtatagumpay kay Kristo. Sunod pong period of time. Okay? Dito na po tayo sa ikatlo. Ano po ang sunod sa ikatlo? Verse 5. Nang buksan niya ang ikatlong tatak, narinig ko ang ikatlong nilalang na buhay na nagsabi, halika. Kita niya, laging may halika. Come, ikaw naman, next. Sunod. So, ibig sabihin, in order, sunod, period of time. Halika. Okay? At nakita ko ang isang kabayong itim. Nakakita na kayo ng kabayong itim? Nakali ba to? Okay? Kabayong itim, at ang nakasakay rito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. Kakaiba siya? Okay? Kabayong itim, yung nakasakay, may timbangan sa kanyang kamay. Okay? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Verse 6. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi, isang takal na trigo para sa isang dinaryo. Pag-una kang nagbabasa, kaya ito. Diba? Parang napakahirap. At sa isang dinaryo ay tatlong takal na sibada. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis at ang alam. Dito na po tayo. Iintindi na po natin ang mga ibig sabihin nito para hindi tayo maguluhan. Eh, ito na po yun. Pag sinabing itim,
Ibig sabihin po yung darkness. The absence of the gospel. Ito po yung panahon ng Dark Ages na kung saan sinusunog ang mga pipo, na kung saan kinukontrol ang pamamahagi ng Ebanghelyo. Dito po sa panahon ito ay nagkaroon ng kadiliman sa katotohanan. Ito po yung panahon ito. That the Church of God was compromised. Napakadilim ng kapanahon ng ito. Yung Biblia ay sinusunog. Ang pangangaral ay bawal. Kaya ang panahon kong ito ay talagang napakadilim ng katotohanan. Gulong-gulo ang napakaraming mga tao. Ang balance po, yung hawak-hawak na timbangan, ang ibig sabihin po nun ay tagutom. Scarcity, kawalan. Kagutom. Hindi po yung kagutom sa pagkain. Yun po ay kagutom sa salita ng Diyos. Pagkagutom. Okay? Yung oil and wine, okay? Ang ibig sabihin po noon, mababasa nyo dyan, okay? Ang oil and wine, ang ibig sabihin po noon ay salvation in Christ. Yung oil ay Holy Spirit, yung wine ay the blood of Christ. Okay? Yung salita pong do not harm, ibig sabihin po noon, kahit napakadilim ng panahon yon, madilim, God's still at work. Hindi pa rin nawawala ang kaligtasan. Lilinawin po natin yan, okay? Lilinawin natin yan. Kaunti-unti na rin. Okay? Pansinin nyo po dito. Pansinin nyo po sa ating binasa. Isang takal na trigo sa isang dinaryo. At ang isang dinaryo ay tatlong takal na sibada. Ang sibada po, ito yan, barley. Yan po ang pagkain noon, sibada or barley. Ang barley po, ito po ay pagkain ng mga animals. At ito rin ang pagkain ng mga ordinaryong tao noon. Kung sa atin, dito sa atin, yung mga pobre, ito ang pagkain noon. Kung baga ay, ito talaga yung pagkain. Okay? Pinakamurang pagkain. Okay? Ito yung pinakamurang pagkain. Okay? Yan tawag dyan ay barley, sibada. Okay? Alright. Ito naman po ang trigo. Dyan nagsisimula ang trigo. Ang tawag dyan ay wheat. Okay? Wheat. Isa naman po ito sa pangunahing pagkain noon. Pansinin nyo po sa ating talatang binasa. Okay? Sino po dito ang magaling magtinda? Yung nagtitinda dito. Okay? Babalik natin. Hindi bumabalik. Wala. Okay? Pansinin nyo po. Yan. Dinaryos. Okay. Uulitin po natin ha, para malinaw. Isang takal na trigo para sa isang dinaryo. Alam nyo po ang isang dinaryo. Ito po ang kumbaga sa isang manggagawa, ito yung minimum wage niya. Kung ako'y magtatrabaho, yung arawan ko, ilan ba ang arawan ngayon? 350. 450. Okay? So, kapag nagtrabaho ka noon maghapon, tatanggap ka ng isang dinaryo. Okay? Ganyan ang magiging sweldo sa'yo, isang dinaryo. Maghapon yon, minimum wage para sa worker mo. Alam nyo ba, pansinin nyo po, ang isang takal na trigo, isang swilduhan. Isang swildo mo pala, isang takal na trigo na. At ang mas malala pa dito, yung dinaryo ay ilan lang? Tatlong takal lang na maliliit. Ganon ang paghihirap noon. Isang sweldo mo, kulang pang pampakain. Kung marami kayo, kung ikaw lang nagtatrabaho sa pamilya, tatay, okay, tatanggap ka ng isang dinaryo isang araw, paano mo mapapakain ang pamilya mo sa isang dakot na trigo? Yan ang kahirapan noon. Yan ang sinasabi nito. Yan ang kahirapan noon. Kagutom sa pagkain. Kagutom sa pagkain. Yan po ay isang representation kung gaano kahirap noon ang Ebanghelyo. Apakahirap.
Kabutom noon pagdating sa Ebanghelyo. Spiritual darkness or blackness is sin, apostasy and error. The very opposite of the line of the gospel. The church during the 4th and 5th and the first part of the 6th century became popular, worldly, and finally very corrupt when church and state united. Dito na po tayo. The black horse represent the same era of the Pergamos church. Bukas 7 churches po tayo. The 7 trumpets, pag-aaralan natin yan. Okay? Kasi magkakatapat po yan. Okay? A time when millions of pagans with their false practices and teaching came into the church, this resulted into persecution of true Bible-believing Christians. Ibig sabihin po, ito yung kapanahunan na ang Kristiyano ay nakompromise ng katuruan ng paganismo. Ang iba sa kanila ay tinanggap na yung katuruan ng paganismo. Paano po tayo pinasok? Okay? Dito na tayo. Paano tayo unti-unti na pinasok? Pagan ceremonies were established in Christian churches until Christianity exhibited. Okay, so Christianity and the Hindu form that its best feature were lost and its early loveness altogether destroyed. Magbigay tayo ng unting background. Ang paganism nag-start sa Tower of Babel. Okay? Diyan nag-start ang paganismo kay Nimrod. Okay? Doon nagsimula ang pagan. Ang pagan, sila yung sumasamba sa mga nature. Bato, kahoy, o kahit ano na lang ay sinasamba nila. At ang pinaka-Diyos nila noon ay araw. Okay? Araw. Tuwing unang araw ng Sandigo, lumalabas sila para magbaro at magsamba sa araw. Yan ang kinasaraya nila. That is pagan. At pagdating ng Roma, okay? Pagdating pala sa Egypt, 'di ba? Ang sunod sa Babylon ang sunod sa panahon ni Babel ay Babylon. Okay? Yung salitang Babylon kinuha sa salitang Babel. Kaya yung Babylon kingdom ang nagpasimuno ng si Nimrod. Okay? So sa panahon ng Babylonia, pagan teachings din ang kanilang sunusunod. At ang sumunod dito ay sa panahon din ng Ehipto, ang kanilang sinusunod din ay pagan teachings. Sumasamba din sila sa araw. At sa panahon ng mga Kristiyano, ay tinanggap na rin ang katuruan ng paganismo. Tingnan niyo po kung paano pinaghalo, okay? Tingnan niyo kung paano pinaghalo ang katuruan ng Kristiyanismo at paganismo. Ito po si Semiramis at ito si Nimrod. Okay? Semiramis, the Queen of Heaven, okay? Or the Mother of God. Okay? Yan po ang ina ni Nimrod. Natingnan niyo po. Yan ang mga disdiyosa noon sa panahon ng pagano. Marami silang disdiyosa. Kahit ano na lang ay gusto nilang sambahin. Katulad po nito. Isa po yan sa mga patunay na ang paganismo ay sumasamba sa kahit ano na lang. Yan po, mga Diyos nila yan. Kahit amas, kahit anong hayop, ay ginagawa nilang Diyos. At ang araw, isa sa kanilang ginagawa pinaka-Diyos. Ito po ay isa sa mga patunay noon. Dito sa lugar na ito, dito sila nagkakaroon ng tinatawag na Festival of the Sun. Kapiestahan ng araw. Nagkakaroon sila ng fiesta dyan na kung saan sinasamba nila ang araw. Okay? Yan, ito po. Now, yan, pansinin niyo po kung paano pinaghalo-halo ngayon ang Christianity sa pagan teachings. Ito pong lugar na ito, ito po ang sentro ng paganismo. Kilala-kilala yung lugar na yan. Yan po ang sentro ng paganismo. Diyan po sumasamba sa araw ang mga pagano noon. Okay? Ito po yung tinatawag na sun salutation. Okay? Salute to the sun. Okay? Kung mapapansin niyo po. Okay, dito na po tayo kung paano naghalo ang paganismo at ang kristyanismo. Mapapansin niyo po na sa lugar na ito, pumupunta po dito ang mga kaparian upang i-celebrate ang isang celebration. Ano po yung celebration na yan? Festival of the Sun. Mga pari po yan. Kristyanismo yan. Pero isine-celebrate nila ang Festival of the Sun ng paganismo. Paano po pinasok yan?
tingnan niyo po kung paano nag-start. Okay? Ah, tingnan niyo po. Ito po na nasa likod ay symbol of the sun. Sino to? Mary. Symbol of Christianity. Pero yung nasa likod niya, symbol of paganism. Diyan naghahalo ang paganism at Christian. Naghalo-halo na doon. Okay? Yan ang tinatawag na compromise. Katulad niya, basta ang ating mga santo ay meron ganyan, simbolo ng paganism yan. Di ba si Pedro? Meron din siyang gano'n sa ulo. Okay? Symbol of paganism. So, diyan naghahalo-halo. Katulad nito, evolution. Okay? From Egypt. Okay? Pagkatapos ng ilang mga panahon, ito na nangyari. And way after, ganito na. Jesus and Mary, okay? With a symbol of paganism. Okay? This is Jesus. This is Jesus. Okay? With a symbol of sun, yan naghahalo. Yan ang compromise. Ito po ang simbolo ng paganismo. Worship, worshiping of the sun. Ito po'y ginagamit ng mga kaparehan ngayon. Used by the Pope. Okay? Used by the Pope. So makikita nyo po ang mga tradisyon na naghalo-halo na. Okay? Yan. Okay? Alam nyo po si Ishtar, the goddess of fertility, yan po yung sinisilibrate natin ng Catholic na Easter Sunday. Okay? The Easter Sunday, mayroon po siyang itlog. Okay? Ito po yung Easter egg. Okay? Easter egg. Kasi nga po, ang ibig sabihin yan, fertility. Kaya nga po itlog eh. Fertility. So, si Esther, okay? Nakikita niyo po yung logo ng Starbucks. Goddess yon. Goddess yon ng pagano. Okay? Yung babae. Okay? Isa po yun, kasamahan yun ni Esther. Okay? Kasamahan po yun ni Esther. Ang Starbucks na yan. Okay? So, makikita nyo po. Makikita nyo po ang pag-ahalo. Ito po yung era na nakompromise ang Christianity. Marami sa mga Kristiyano ang lumakad na rin at tinanggap na rin yung katulad ng Christianismo. Kaya po naging madilim. Itim na itim. Okay? Itim na itim po. Yung panahon na yun kasi puno-puno ng kadiliman, the absence of the gospel. Pero ang isang magandang balita po dito, kung babalikan po natin, yung ating binasa, mayroon pong isa na hindi naapektuhan. Yun po ay yung wine and the amoy. Ang sabi po dito, huwag mong pinsalain ang langis at ang alak. Ano pong ibig sabihin ng langis at alak? Ito po ay ang kaligtasan. The Holy Spirit and the blood of Christ. Bagaman po pumasok sa kadiliman ang iglesia ng Diyos, ang banyan ng Diyos, ang kaligtasan ay hindi pa rin nawala. Naandun pa rin. Yan po ang maganda. Next, ikaapat po tayo. Fourth seal. Nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsabi, halika. Ikaw naman. Next, ikaapat. Tumingin ka at naroon ang isang kabayong maputla. Iba naman ito. Kanina'y maitim, ngayon naman'y maputla. Nakakita na kayo nito? Sa dami ng kabayong nakita ko, yung maputla pa ang, di ko alam kung ano itong maputla. At ang nakasakay roon ay may pangalang kamatayan. Okay. Nakaiba naman po ito. Okay. Kamatayan at ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at taggutom ng salot at mababangis na hayop sa lupa. Alamin natin ang ibig sabihin na ito. Bakit kaya maputla ito? Okay? A pale horse with its rider death, followed by the grave, symbolizes the million of God's people destroyed by sword, starvation, wild beasts, and other cruel method of torture and killing. This fear discovered by the Thyatira Church. Yan yung mayroon siyang mga katapat ng mga church. Thyatira Church from the 6th through the 15th century. Okay?
Next, now instead of the government persecuting Bible believing a Christian, it was the church. This terrible time of persecution were crucified by Jesus and by other Bible writers. Jesus plans for the for these martyrs to be closest to him in his new kingdom. Its meaning, okay? Pilhors means the state of corruption of the church. Nangamba na yung church dito, medyo tagilid na. Okay? Malapit ng makurap ang church, no? Delikado na. Okay? And the day did enhance ultimate consequence of the rejection of the gospel. Tingnan niyo po ito. Ito po yung panahon na ng papal supremacy. Mayroon ko, ang Rome po kasi ay may tatlong kapangyarihan. Tatlong states. Ang una po yung tinatawag na pagan Rome. Sa panahon po yun ni Jesus. Okay? Panahon ni Jesus, na gusto siyang ipapatay, sino nga yung gusto magpapatay sa kanya? Ha? Hero. Ang tawag po doon ay pagan Rome. Sa panahon na yung pagano yan. Okay? Pagan Rome. Pero dito sa panahon na nila Justinian, okay, sa panahon na nila Constantine the Great, ang tawag doon ay Ecclesiastical Rome. Okay? Nagbago yung power noon. At pagkatapos na mawala na yung mga impero, napalitan na ito, napalitan na ng mga Pope, ang tawag sa kanila, ang tawag na doon ay Papal Rome. So yun yung tatlong antas ng pangyarihan ng Rome. Pagan Rome, Ecclesiastical Rome, and the Papal Rome. Ito sa period na ito ay Papal Rome. Ang Papal Rome naman, dito, kung ano yung decree ni Constantine the Great noon, na palitan ang Sunday, ay ang Sabat to Sunday, ginawa din po yan ng Council of Laodicea ng Pope. Okay? Ang Council of Laodicea, ito po yung mga bishops, ito yung mga kapareyan, nagpulong-pulong po sila para pag-usapan ang tungkol sa pagpapalit ng araw ng pagsamba. Sa Council of Laodicea, pinag-usapan ang tungkol sa pagpapalit ng Sabbath to Sunday. At ito po ay inaaprubahan. Ito po ang The Council of Laodicea. Dito po sa lugar na ito, ito po ang Laodicea, 343 to 381 AD, dito po inaaprubahan yung pagpapalit sa araw ng Linggo. Ay ng Sabado sa Linggo. Okay? Dito po yan. So, sa panahon ito, ay dumaan din sa matinding persecution ang mga Kristiyano noon. Okay? Ito po yung sandilo ngayon. Okay? Ito po yung sandilo noon. Yun, sa panahon na yon, dumaan din sa napakatinding mga pagsubok ang bayan ng Diyos. Subalit ang magandang balita, pumapasok na po tayo sa ikalima. Kung makikita natin yung mga ups and downs ng church, ito po may kagandahan na dito. Okay? Ikalima. Ito po ay nasa verse 9. Okay? Nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ang dambana at ang kaluluwa ng mga pinasdan dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong taglay nila. Wala na pong kabayo dito. Ano po? Ano na po ang nakita? Altar. Tapos na po ang kabayo dyan. Eh, wala nang kabayo dyan. Kasi sa part po ito, medyo maganda na ang takbo dito. Okay? Doon sa una, parang napakalungkot ang dinanas ng bayan ng Diyos. Pero dito po, mayroon pa rin, pero papunta na sa magandang eksena. Okay? Dito na po yan. The Cry of the Martyrs. Dito po, ang nakita ay isang altar. Okay? At mayroong mga kaluluwa na mga pinatay na dahil sa salita ng Diyos and for the testimony that which they have. And they cried with a loud voice saying, How long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood and those who dwell on earth. Then a white robe was given to each them, and it was said to them that they should rest a little while longer until both the number of their fellow servants and their brethren who would be killed as they were was completed. Sa panahon po ito ng Reformation. Okay? Sa panahon po ito ng Reformation, ito po yung mga martyr na pinatay noon. Sa panahon noon, nina, kilala niyo po ito? Ito po si na Jerome at Hus. Si Jerome po noon, si Hus, isa sa mga reformers, sinunog sila habang umaawit.
Okay? Ganito lang po kasi ang nangyari. Bibigyan ko na kayo ng linaw. Okay? Bibigyan ko na kayo ng linaw. Pagkatapos ng persecution na dinanas ng bayan ng Diyos, mayroon pa rin mga taong naging tapat at sila ay nagsitago sa mga lihim. At ang tawag sa mga tao ito ay mga wanted selves. Habang nagkakaroon ng mga persecution, ito naman mga wildernesses, pumupunta sila sa mga wilderness and valleys, sa mga yungib. At sa loob ng mga yungib noon, doon sila nagbabasa ng Bible, doon sila nag-worship, doon sila nangingilin sa araw ng Sabat. At tapos sila kanila yung wildernesses. At pagkatapos noon, by the year 1798, nakulong yung sampu. Dahil sa napakarami ng pinapatay ng mga martyr noon, kinulong ni General Berthier ng England, si Pope Pius, at nang ikinulong ito, namatay, ang kapangyarihan ng Pope noon ay humina. Nung humina ang kapangyarihan ng Rome, ay nagkaroon na tinatawag na freedom of religion. Nagkaroon na ng kalayaan sa religion. At nung magkaroon na ng freedom of religion, ay lumabas na yung mga Waldenses. At nung lumabas na yung mga Waldenses, doon na nagsimula yung tinatawag na Reformation. Ito na yung sila. Sina Jerome, sina Martin Luther, sina William Miller, na kanilang prinotesta. Ang sawag sa kanila ay mga Protestant sapagkat prinotesta nila ang katuruan ng Katolisismo. Okay? So dito, ito na ngayon. Okay? Yan. Mga ito yung tinatawag ng mga martir. Pero dumanas pa rin sila sa napakatinding mga pagsubok noon. Kahit ganon, hindi pa rin natigil. Ito po yung mga Waldenses. Okay? Yung mga Waldenses, ito po yung mga lugar na pinagtaguan nila. Mga buhay pa rin po yan. Okay? Ito po, the Waldensian Mountain Village. Ito po yung mga tahanan na pinagtataguan noon ng mga Waldenses. Ito po yung yungib na kung saan ang mga Waldenses. Dito sila nanalangin. Dito sila nagbabasa. Okay? Yan po ang ginagawa noon ng mga Waldenses. Ilang taon silang tumago dyan. Okay? Tumago sila sa loob nito. Yan. At pagkatapos nung magkaroon na ng kalayaan sa reliyon, ay sila ay nagsinabasa na. Kasama na po dyan sila Martin Luther, isa sa mga matatapang na nagprotesta sa katuluan ng Katolisismo. Sina Luther, sina Knox, sina Newton, at sina Wesley. At noon po, 1844, sa pamagitan po ng isang babae na tinawag ng Diyos, para pangasiwahan na buuin ang nalabing iglesia ng Diyos. Ang pangalan po niya, by the name of Ellen Harmon, na later on, ang pangasawa niya ang isang lalaki na nagpapangalan James White. At siya ay tinangalan ng Ellen G. White. Tinawag siya ng Diyos upang buuin ang nalabing bayan ng Diyos. Sa panahon pong ito, by the year 1863, nabuo po ang Seventh-day Adventist Church sa pamagitan po ni Ellen G. White. Okay? So makikita niyo po ang pagpapasapasa ng ilaw noon, the Reformation, nabuo ang bayan ng Diyos. Okay? So makikita niyo po yung period. Yan. Dito na po tayo sa ika-anim. Okay? So mamaya, bibigyan natin ng summary para mas malinaw. Sa ika-anim pong tatak, nang buksan niya, okay? Ang ika-anim na tatak. Okay? Nang buksan niya ang ika-anim na tatak, verse 12, nagkaroon ng malakas na lindol at ang araw ay umitim na gaya ng damit sako at ang bilog na buwan ay naging gaya ng dugo at ang mga bituin na sa langit ay nahulog sa lupa gaya ng puno ng igos at naraglag ang kanyang mga bungang bubot kapag inuuga ng malakas na hangin. Ang langit ay nahawi na gaya ng isang balumbong nilulon at ang bawat bundok ay pulo ay naalis sa kanyang kinalalagyan. Ano kaya ang period of time ito? When God made the sun, moon, the star creation, He said, let them be for signs and for the season, for the days and for the years. So His great signs appeared in heavens. Okay? Ito po pala yung period. Okay? From 1844 hanggang sa panahong ito, ito na po yan. Narito po tayo sa period na ito. Ano po ito? This is the last day events. Ito po yung mga kaganapan na mangyayari bago dumating ang Panginoon. Mga tanda na makikita bago bumalik ang Panginoon.
Okay? So, the greatest earthquake na nangyari noong 1755, na pumatay ng napakaraming tao noon. Yan. Ang tawag ko doon ay Lisbon earthquake. Okay? Ilang magnitude ba yun? 8.9. Meron na bang nakasunod noon? Japan ay 7.6. Hindi pa. Sa Bisaya, ilan yan? 7.8. Lakas din, ano? 7.8. Panalangin po natin, mga kaibigan natin, kababayan. Napakalakas po. Marami din pinatay noon. Okay? So ito po, mamalindol ang daranasin natin. Bago bumalik ang Panginoon, ay makakaranas tayo ng napakatinding mga lindol. The dark day of May 1970. Ito po yung nangyari noon na dumilim ang North America. Okay? Dumilim ang North America noon. Okay? Hindi sumikat ang araw. Madilim na madilim sa panahon ito. First time in history na naganap po ito noong May 1970. Okay? Naulit na ba ito? Hindi pa naman. Mauulit po ito. Okay? Mauulit po yung mga signs na yan. Okay? Marami po mga signs. Okay? Ito po noong May 1970 na yung buwan ay nagkulay dugo. About midnight, the unusual darkness lifted the moon appeared. But it was as red as blood. Description that the closing of an era with the true knowledge of Jesus, the Son of Righteousness, has been obscured. And the blood of billions of the Bible-believing Christian was spilled. Naging kulay dugo. Okay? The falling of stars on November 13, 1833. Okay? Ito po yung naglaglagan yung mga bituin. 200,000 stars an hour fill over a period of 5 or 6 hours. Ang dami. Sabi no? Mga meteorites. Hanggang ngayon, mayroon pa rin mga hukay doon na nakikita na panahon niya nung maglaglagan ito mga meteorites. Okay? May mga hukay pa rin tayong makikita. Napakaliliit lang, pero yung hukay ay parang isang barangay. Okay? Ganun kalaki. Isang hukay. So, nangyari yan yung paglaglaga ng mga bituin. Yan po ay mga, yan po ay nasa Bible, ano? Yung mga tanda niyan. Okay? So, it is sobering and to realize that we are now living between the sixth seal. The next great sign will be sudden appearing of Jesus Christ coming in the clouds of glory. The sixth seal covers the time periods of both the six and seven churches, Philadelphia and Laodicea, from the about middle of the 8th century of the coming of Jesus. Mga kapatid, ano pa ba yung tandang hindi natutupan? Ha? May tanda mo bang hindi natutupan ngayon? Only the proclamation of the gospel in the international assembly. Lahat na po. Ibig sabihin, nasa malapit na yugtong tayo ng kapanahon. Malapit na po tayong pumasok sa ikapito, the seventh seal. Malapit na po tayo doon, mga kapatid. At sana bago pumasok yon, handa na yung ating sarili. Bago salubungin yung ikapitong patang, sana nakahanda na ating sarili upang tayo ay hindi maliwalay sa bayan ng Diyos. Pagkatapos po ng mga pinagdaanan ng mga hirap at pagsubok ng bayan ng Diyos na natili itong buo hanggang ngayon ay ito yung mga tao naghihintay sa kanyang pagbabalik. At sana nawa, kasama tayo sa mga tao ito hanggang sa kauli-ulihan sa pagsalubong ng ikapitong patak. Kasama po tayo sa bayan ng Diyos. Ito po, isang malaking lindol ang tatama kasama po ng sixth seal. Between 6 and 7, mayroon pong isang napakalaking lindol ang tatama sa buong daigdig. Yan po ay ang pagbabalik na ng ating Panginoon. Na yan po ang 7th seal. Pagbabalik ng Panginoon na kung saan ang mga anak ng Diyos, ang bayan ng Diyos na naghintay ng napakatagal, na naghintay pagkatapos ng mga pagsubok ay sasalubong sa Panginoon. And we shall be changed, for this incorruptible must be put into incorruption, this mortal must put into mortality. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Ito na po yung panahon na pagkatapos ng lahat, sisigaw na tayo ng may kagalakan, Panginoon. Ikaw ay aming hinihintay matagal na matagal at kami nagagalak na salubungin ka sa iyong
pagbabalik. Ang ikapitong seal po, ito po ay from the second advent up to eternity. Ito na po yung panahon na magiging maliganya ang bayan ng Diyos sa piling ng kanilang Panginoon. Okay? Just for review. Okay? Ito po yun. Para clear. Bago tayo matapos, yan po yan. So, ito po yung mga kaganapan. Ito yung mga seal. Ito yung kulay ng kabayo. Ito yung mga period of time. Ito po yung mga taon. At ito yung mga kaganapan. Okay? So, yung unang seal, yan po ay puti. Yan po ay sa panahon ng early church, sa panahon ni Jesus. From 31 to 199 AD, dyan i-proclaim yung gospel. Dyan nabuo ang Christianity. Okay? Noong pangalawang period of time, pula ang kabayo, yan ay panahon ng pagano. The pagan Rome, from 280 to 350 AD, dyan po inusig ang bayan ng Diyos. Noong 3 AD, itim, panahon ng ecclesiastical Rome, dyan pinasok ang ating iglesia, ang Kristiyano ng apostasy. Maraming na-compromise. Maraming sumama sa katuluan ng paganismo. That is 358 AD. Yung ika-apat naman po, yung maputla. Okay? Yung papal Rome ay noong 538 to 1740, yung papal supremacy na naging matapang ang kapapahan noon na kung saan halos maubos yung bayan ng Diyos na ang nangatira na lang ay yung tumago sa lakyuhin. Okay? Halos naubos po noon kaya na maputla na eh. Yung ibig sabihin po na maputla na, dying. Okay? Dying na, mamamatay na. Matatapos na. Pero hindi po nangyari yon. Kasi nag-preserve ang Diyos ng mga tao, nabubuhay muli. Pagkatapos po noon ng ikalima, ito na po, the Reformation time. Noong 1798 to 1844, the Great Awakening, dyan po binumuli yung nalabi at dito na po ang Seventh-day Adventist Church. Dito po tayo na po. Sa mga panahon pong ito, nabuo ang Seventh-day Adventist Church. And during the Sixth Seal, before Christ's Advent, from 1844 to the present, ito po yung mga kaganapan habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. At ito po ang ating hinihintay from Christ's Advent up to eternity, we will be in heaven together with Christ. Wow! Mga kaibigan, ba't di natin isipin ang ating buhay? Sabi po sa awit na pag-isip-isip mo na ba ang buhay mo? Saan ka patutungo? Saan ka nanggaling? Isa ka bang aksidente? Ang pagkapasok mo ba sa Seventh-day Adventist Church ay isang aksidente? Pinili ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos para maging kabahagi ng iglesia nito. Kung paano iningatan ng Diyos ang kanyang bayan pagkatapos ng masalimuot na karanasan ng mga Kristiyano, nakakasiguro tayo na hindi tayo mababayaran ng Diyos hanggang sa uli. We have nothing to fear for the future. Naalala niyo yung kasabihan ng LG1? As long as we know how the Lord guided us on the past. Yan po ang ating direksyon. Hindi tayo matatakot na salubungin ang future natin. Alam natin na marami pa tayong susuong yung mga pagsubok, pero pag ating balikan kung paano tayo ginabayan ng Diyos ng unang panahon, matibay at matatag tayo sa salubungin ito sapagkat alam natin na may magandang bukas na naghihintay sa bayan ng Diyos. Mga kapatid, huwag po nating bitawan ang pananampalatayang ito. Kahit ano pong mangyari, manatili tayong nakakapit sa pananampalatayang ito upang sa pagdating ng panahon, tayo po yung mga natagpo ang nagtatapat sa Kanya, sasalubong sa Kanya, sa Kanyang pagbabalik. Pakinggan po natin ang isang awit eh. Habang inaawit po ito, namnamin natin, pag-usap tayo sa Diyos, pasalamatan natin ang Diyos na tayo ay tinawag niya mula sa kadiliman hanggang sa kaliwanagan at nakapasok tayo sa bayan niya. Thank you.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.